Hey guys, this is Jess. And this is Dex, and welcome back to Mukbang with JD. So for today guys, sa wakas nakapag-upload na din kami. Actually, almost 2 months kami hindi nag-upload. Nasa pro namin is pang first week ng April ata. Yan mag-June na. So, buti nakapag-upload pa tayo ng lockdown, April. Oo, nagpa-quarantine mo pa nga tayo nun. So, ayun, hindi na kami nakapag-upload sa maraming dahilan. Mm-hmm. At nagulat na ba kayo, may iba na itsura namin. Na, sa tinagal-tagal, ito na rin itsura namin. Nagpakalbo na kami. Kasi at mainit. Mainit. And, kami lang gumawa ng sarili namin. So, hindi namin alam kung makapukha kaming tanga. Actually, tatawan din kami yung mga sarili namin. Pero kidding aside guys, ayun, nagbabalik kami. And other, dun sa pagkakalbo namin, iba pa natin pag-uusapan is, syempre, pagkain. And then, gagawa tayo ng challenge. Ang challenge natin is, parang gagawa tayo ng battle. Nakita nyo naman, Jollibee and McDo. Most likely, medyo maikli lang tong video natin. Maikli lang to. Maihabol lang namin sa mukbang. Parang ano lang siya, quick comeback. Sa mga susunod, actually may surprise din kami later. So, sasabihin ko siya bago matapos yung video. And tara, kainin natin. And by the way, drinks namin is galing siya sa Black Scoop. So, yung sa akin, brown sugar latte. Tapos sa'yo, parang cheesecake. Cheesecake. Sabi ko, pinalagyan ko na lang na blacker. So, ayun, tara, let's go. Isi-set up muna namin ito, ha? Tapos babalik kami. Ayaw, pwede na pala ikaw. Lumabas. Okay, so, yun na nga, guys. Ito na nga yung, ito na yung in-order namin sa Grab. Yes. Konti na lang yung nasa McDo. So, hindi, actually parang ano, parang lumaylay siya. Let's try. Ako muna sa McDo. Alam mo kung ano meron sa McDo. Ako sa Jollibee. Lamog na siya. Pero sabi nila, di ba patatas naman talaga to? Pero may mga nagsasabi yung sa Jollibee daw, ano yan? Kamote. Parehas lang naman. Maalat to. Ito hindi. Maalat nga lang yung konti si Jollibee. Pero alam ko pwede namang ano eh. Depende kasi sa pag gano'n ng salt, sa pinch ng salt. Mm-hmm. So ayun lang. Actually yun lang naman yun. Kakain lang talaga kami. Yun lang talaga yung kami. So, kayo, sabi nila ang mas masarap daw na ano na fries sa McDo. Ikaw. McDo. Para na rin tong cravings mukbang. Kasi diba normally, ay usual yun. Hindi mga kinikrave. Punong-puno naman to ng cheesecake. So ayun guys. Kasi mahal yung kanya. Sarap. Sarap. Ngayon lang ba tayo ng Black Scoop? Na ano, mukbang. So ayun guys. Hindi na rin kami masyado nagkakain. Totoo ba? Hindi actually. Isang beses na kami madalas kumain sa isang araw. Ngayong araw, parang kadalawang beses kami. Kanina, kasi may natira kami pagkain kahapon. Tapos ngayon, ito lang. Ito na yung kakainin namin. Ngayon guys, bumibili pala kami. Hindi para pakita sa inyo na nagbabrag kami na bumibili kami ng mga ganito. Para at least man lang kahit papaano makatulong kami din sa mga Grab drivers, diba, sa mga frontliners. Eh. Siyempre, nagaharap buhay din sila. And mahirap talaga magtrabaho ngayon. Yung iba nga nagpapasabay. Parang papabili ka. Kami nung nakalala, kabili kami ng siomay, ng chowking. Di ba may mga nagbebenta naman ng frozen Jollibee chicken, McDo. Tulong na din dun sa mga drivers. And ayun, yun lang naman. Actually, parang merienda lang to. Usap-usap lang tayo. Gusto namin malaman kung ano yung mga gusto nyo ipakain sa amin sa mga susunod. And comment nyo lang yun sa comment section. And yun sa mga patuloy na nanonood ng mga previous videos namin na sobrang tagal na. Actually, nagulat ako yung balot magti-10K na. Alam nyo, na-excite talaga ako. Dapat ulitin natin yung balot. Charap. Nga pala. Sige, tignan. Ngayon makami lumalabas dito eh. Kaya sarap nung tingnan siya. Parang ganyan lang din, pero walang cheese cream, cheesecake. Parang mas masarap ilumin to. Ayun, so kumusta kayo guys? Mag-share naman kayo ng mga nagawa nyo ngayong quarantine.
kami nagtatrabaho dito sa bahay, sa bahay pa din. Kaya kami ibang ginagawa, hindi magtrabaho, matulog, mag-movie, maglaro ng Mobile Legends. Ayun. Ah, pero okay na din, at least ano, stay at home. Mm-mm. Iwas sa tao. Pero malapit, yung, di ba mag, sa June mag-GGCQ na yun? Sa G, sa Metro Manila. Ingat-ingat pa din, kasi hindi naman dapat na GGCQ na, pwede ka na makapag-tikit-tikit sa mga tao. Nakakatakot pa rin lumabas eh. Kailangan din kasi yung, kailangan din kasi luwagan kasi na. Marami din kailangan din talaga magtrabaho. Parang yun nga, kailangan din nila ng source of income pang bili ng food. Kasi minsan, feeling ko lang yung mga, yung relief goods, hindi masyadong kasha. Sapat. Ayun, hindi sapat sa ano, sa family. Kasi di ba yung iba ang tao sa isang bahay, mga pito, walo, ganun. Tapos meron, hindi pa sila kasama sa paayuda. Hirap kaya. Ay minsan ang naaano yung mahiya. Parents diba? Kung parang, kasama mo. Tapos kasi dahil nakaka-receive siya ng ano. Ng pension. Mm-hmm. Ganun ba? Pag hindi na, so pag hindi na, pag may pension wala nang tapos nanay ko nasa abroad daw. So pag may kamag-anak abroad, okay lang. Wala na. Ka-immediate family ata dapat. Minsan nakaka parang hindi na rin maganda na manood ng mga balita. Parang uy, at least kahit pa paano nakaraan may nabalitaan ako. Naalala mo yung sundalo na nagbigay ng $100 dun sa ano? Mm-hmm. May nagbigay sa kanya ng ano? $100,000. Oh. This, diba? Magandang balita. Oo. Oh. Tapos yung kay Kuya Will. Oo, oh, yung Natanggalan ng bubong. Binigyan niya ng ano, ng ano, at least kahit pa paano, diba? Magaganda na may ibang mga balita nga. Tingin maganda, parang dapat sana kahit pa paano, balance ng bad at saka good news. Kasi parang, di ba parang sa nangyayari na may pandemic na nga, tapos, may pandemya na, tapos, puro bad news pa yung mapapanood mo. Parang, hindi na siya maganda sa, alam mo, sa mental health. Yeah. Siyempre parang, need mo pa rin namang makinig ng news, kasi dapat updated ka sa mga nangyayari. Ako, nanonood ako lagi. Mm-mm. Ingat-ingat tayo, kasi ang daming nangyayari ngayon. May lindol, may bagyo. So, bagyo pa? Ang dami-dami nangyayari 2020. Hindi pa natin alam. Hindi pa tayo nangangalahati, pero ang dami na nangyayari. Parang pagod na lahat ng tao ngayon dahil sa mga pangyayari. Oo. Tapos yung school pa, sabi ni President, hindi niya papapasukin mga estudyante hanggat walang bakuna. Kaya lang, di ba, may enrollment na. Actually sa amin, sa ano, nag-enroll na, pa-enroll na. Mm-mm. Okay lang naman. May mga process. Eh, paano yung walang ano, internet? So, siguro yung iba mauuna, iba mahuhuli. Diyan ba yung mangyayari? Most likely, no? Paano kaya yun? Sino magtuturo? Ewan ko, hindi ako updated sa ano. Basta parang napanood ko, if may kakayahan na may gadgets, pwede ata. Pwede atang online class. Pag walang gadgets, parang sa room, pupunta sa school. Tama hindi, ba? Bawal nga ata eh. Hindi ko alam mangyayari. Pero yung kapitbahay namin na teacher. Bus na yung sa Jollibee. Actually, hindi sila magkasing pantay. Malaki yung box ng lunch nila, pero ang cold, ewan ko dahil siguro kung malaki yung box kaya ako mukhang konti laman. Ganun ba yun? Dahil si Pili ko binawasan na ng drive. Binawasan na, hindi siya maano, di ba? Hindi, nakatape eh. Nakatape lang. Mm-hmm. Ako po. Bawas na. Nalala ko nga yung teacher na pwede nito yung tita ko. Nagaanap siya ng internet dun sa amin, sa Bulacan. Paano kaya sa probinsya, no? Mga internet pa naman dun.
kasi magtuturo nga siya. Mm. Okay naman kasi may friend ako doon, si Ami. Eh, Bulacan yun, diba? Yung vlog niya, 5 Mbps lang, pero nakapagtabaw siya. Hmm. So, feeling ko okay. Ang feeling ko naman sa probinsya naman, yung hindi masyadong marami. Pero malapit yung... kasi sa, malapit na kasi sa Maynila, yun Marilo yung si Ami. Oo. Feeling ko yung mga, siguro yung sobrang layo naman ng ano, yung mga sobrang layo na probinsya, konti lang siguro yung confirmed case, or walang confirmed na case. So, feeling ko yun parang siguro normal lang. Normal lang na sa school. Siguro yung mga hardly affected lang na areas yung medyo may hirapan na mag-decide kung online class ba or ano. Like for example, dito sa Manila. Mm-mm. Yan, siguro. Marami pa talagang mangyayari ngayon. Pero grabe yung internet sa Pilipinas. Sobrang, alam niyo ba? Sobrang... Doon kami na ano. Yung mga panahon na yun. Pero okay, okay na kami. Okay, okay na. Feeling ko na sorry po. yung internet provider, feeling ko yung internet provider namin, feeling ko nabigla lang siya. Nabigla lang sila kasi ang dami nag-work from home kaya hindi nila inexpect na ganun siguro yung ano, yung parang yung pangangailangan or yung need ng mga tao ngayon sa internet access. Mm-hmm. So ayun. Kaya siguro humina, bumagal. Ngayon nabubuhay naman na kami. Ngayon okay naman. So ayun. Ayun guys, tapos na kaming kumain, hindi namin na malayan, saglit lang to. So, ayun, bago ko tapusin yung video, bago habang inuubos namin yung milk tea namin, mm-hmm. May gusto ko i-share sa inyo guys. So, kahit pa paano, gusto rin namin makatulong sa inyo. So, magbibigay kami ng giveaway. Actually, 300 pesos lang siya every week. Gagawin ko siya weekly. So, weekly lang din naman yung mga videos namin. So, every week, dun na lang namin gagawin yung giveaways. And, i-announce namin yung winner dun sa next video nito. So, mga mechanics lang natin is, syempre, dapat naka-subscribe kayo sa channel namin. Naka-click yung notification bell. And, magko-comment lang kayo sa... comment section ng hashtag quarantine mukbang with Jane. Dapat naka-follow din kayo sa mga social accounts namin dun sa Instagram, Twitter, and may TikTok na kami. So, yun guys. So, yun lang naman. So, sobrang dali, diba? And that's it for this video, guys. Thank you so much, guys, again for watching. And maraming salamat talaga sa supportan nyo. Hindi ka pa nakasubscribe sa channel namin, please click the subscribe button. Click the notification bell para maging update ka sa mga susunod na uploads namin. And kung gusto mo naman tong video, kung nagustuhan mo naman tong video na to, please click the share button and click the like button as well. Thank you so much, guys, again for watching. And we hope to see you on our next mukbang video.